UNLAD Pilipinas. Isa ang lalawigan ng Davao Oriental na bumubuo sa Region 11 o Davao Region. Nagsisilbing provincial capital ng lalawigan ay ang siyudad ng Mati. Base sa pinakahuling tala ng Philippine Statistics Authority, ang populasyon ng probinsya ay aabot sa mahigit 550,000. Isa sa problema na kinakaharap ng lalawigan ay ang insurgency sa kanilang lugar. Ang New People's Army o NPA ay isa sa mga problemang patuloy na hinahanapan ng bansa ng solusyon. Nitong nakaraang Disyembre lang, ipinagdiriwang ng Communist Party of the Philippines ang 51st taong anibersaryo nito. Ang CPP ay nabuo noong 1969, kung saan ang NPA ang nagsisilbing military arm ng grupo. Ito na ang pinakamahabang insurgency sa Asia. Ang founder nitong si Jose Maria Sison ay kasalukuyang naka-political asylum sa bansang The Netherlands. Makailang beses nang nagkaroon ng peace talks ang leftist group at ang gobyerno, ngunit ito'y patuloy na hindi matuloy-tuloy. Ikinagagalit ni Pangulong Rodrigo Duterte ang patuloy na pag-atake ng komunistang grupo kahit na umuusad ang usapang pangkapayapaan. Dumating pa sa punto na binansagan mismo ng Pangulo ng leftist group bilang mga terorista. Since nakasentro ang topic natin ngayon sa insurhensiya, gusto ko lang malaman, balikan natin nung bata ka pa, Governor. Saan ka sinilang, pakidescribe sa amin yung palibot, environment na nalakihan mo at ano ang pinapangarap mo noon nung bata ka pa? Actually, pinanganak ako sa Municipality of Manay, Davao okay. Oriental. Okay. Nung kapanahon na noon, napakahirap ng daan. Mm-hmm. Kailangan mong tumawid ng ilang ilog papunta sa Kapitulyo. Anong taon ba yan? Ipinanganak ako, 1966. Okay. So ilagay natin mga 1970s, 1980s. No? Napakahirap. Uh-huh. Pag minalas ka, pag umulan at bumaha, uh-huh, walang pwedeng dumaan na sasakyan. Okay. Kailangan mong sumakay ng bangka, uh-huh, sumakay ng kalabaw, uh-huh, baka, kabayo, para makatawid sa kabilang okay ilog. Uh-huh. So, ganun kahirap yung pamumuhay namin. There's so much poverty. Yeah, totoo yan. Maraming hindi nakapag-aral. Marami rin, no. Dahil una, sa kahirapan at saka sa layo ng eskwelahan. And how was the peace and order then? 1966, so talagang ilang buwan lang, ilang taon lang kasagsagan ng martial law then? Yeah, sabihin natin na 1980s. Okay. Noong 1980s, talagang nandiyan na yung mga New People's Army. Mm. No, isang naging problema, mm, kaya naman sumama yung mga tao, mm-hmm, is dahil sa kahirapan. Kahirapan? Kahirapan. Not no, because of the military's human rights, the military abuses, as sabi during the martial law? Isa rin ho yun. Okay. Isa rin yun. Mm-hmm. Isa rin yun. Mm-hmm. Yung kahirapan, yung kawalan ng justisya, mm-hmm, at napakaraming pwedeng gawing issue, mm-hmm, ng mga New People's Army, mm-hmm, para sumapi so ang taong bayan. So, you just imagine, since you were a little boy, hanggang naging 1980s, ganun pa rin, mahirap pa rin ang laki ng ano. Yeah, totoo yan. Inanas. Oo. Mm-hmm.
kung titingnan natin sa ngayon, ang layo na ng diferensya. Ang layo na ng pagkakaiba. I just wanna find out gaano sila kalakas noon sa probinsya ninyo. Anong mga pinagagawa ng mga NPA at paano mo isalarawan yung gera ng gobyerno noon laban sa mga NPA? Una, kung titingnan natin, dahil wala namang mga government services noong una na dumarating sa mga kabukiran, sa mga kabarangayan. Mm-hmm. No? So, siyempre, ang presensya ng gobyerno wala doon. Okay. Ang nakikita ng taong bayan, ang presensya ng governor or gobyerno? Gobyerno. Ah, gobyerno. Presensya ng MPA ang nakikita nila doon. Oh. Simpleng biogesic ang ibigay ng MPA sa taong bayan. Napakalaking bagay na. Mm-hmm. Dahil walang biogesic na binibigay ang ating gobyerno ng panahon na yun. Mm-hmm. Kaya naman kung titingnan mo, ang simpatiya ng New People's Army noong unang panahon ay talagang malakas sa masa. We're talking about the Davao Oriental. Yeah, Davao Oriental. Lahat ng munisipyo infiltrated. Actually, lahat ng munisipyo ng the entire province of Davao Oriental. Uh-huh. So napakalakas ng MPA nung panahon na yun. Mm-hmm. So kung titingnan natin, mm-hmm, may rason naman yung mga taong bayan na magbigay ng kailangan suporta at sumapi sa samahan ng New People's Army. Mm-hmm. Dahil alam naman natin kung ano yung kakulangan ng unang panahon. Mm-hmm. So, between 1966 to the 80s, ikaw ba ay nagtanong sa sarili mo, bakit hindi nabigyan ng gobyerno ng kaukulang pansin ang mga basic services na ito? At baka ikaw din nainganyo ka nung sumamak sa NPA because parang ikaw yung tipo na aktivista at nagko-question sa mga nangyayari. Of course, hindi ho mangyayari yun. No? Dahil kahit na nung panahong kabataan ko, ang aking pamilya ay sumusuporta sa gobyerno. Sundalo? May kapatid ako naging sundalo. Okay. May mga kamag-anak akong opisyal ng gobyerno. Mm-hmm. So, kaya patuloy pa rin yung suporta namin sa ating gobyerno. Isang rason naman kung bakit ganun ang sitwasyon ng unang panahon, dahil sa kakulangan ng pera, pondo ng ating gobyerno. Mm-hmm. Kung titingnan natin, way back 1980s, magkano lang ba ang budget ng Pilipinas? Mm-hmm. I-compare natin ngayong panahon. Pero maliit pa. Napakalaki. Kunti pa ang tao nun. Yes, totoo yun. Pero malaki rin naman yung problema ng buong Pilipinas. Wala pang load na requirements sa cellphone, wala pang masyadong panibagong mga teknolohiya ang nararamdaman. Yeah, totoo yun. Pero marami rin mga lugar na hindi undeveloped pa magpanahon. Okay. Sir, you ran for barangay captain. Bakit ka tumakbo? Dahil maraming NPA or bakit ka nga ba pumasok sa politika? Ito, noong unang panahon ako kasi I graduated college in the year 1987. Mm-hmm. So, dito anong ako, Commerce Major in Management. Okay. So, dito ako sa Davao City nagtrabaho. Mm-hmm. No? So, since ako yung youngest sa aming walong magkapatid, ang naiwan sa probinsya namin is yung nanay at tatay ko na lang. Mm-hmm. So, yung tatay ko naman is may kunting negosyo. Mm-hmm. So, iningganyo ako ng tatay ko na umuwi sa aming probinsya upang tulungan siya sa pamamahala ng maliit na negosyo at sa aming lupain. Okay. No? So, kaya napilitan ako umuwi. Okay. So, dumating yung panahon na nagkaroon ng eleksyon sa barangay way back 1989. Mm-hmm. Ang kasalukuyang OIC barangay captain, isang retired teacher na aking nanay. Okay. Ayaw nang tumakbo ng aking nanay, kaya ako yung kinumbinsi ng aking father na tumakbo bilang barangay captain. Okay, so you became mayor of Manay, and then congressman, and then now as governor. Sir, sa paglipas ng maraming panahon, ano ang hindi mo malimutan na sana ito'y ginawa noon pa? Una, of course, yung access road, no? The basic needs, water system, yung mga kurente, yun yung mga kakulangan nung unang panahon na dapat matagal nang nagawa. Pang maging matiwasay naman yung pamumuhay ng
taong bayan. And the NPA was so successful using at those at that kind time, of... yes, masasabi natin, no, sinamantala rin nila yung kahirapan, sinamantala talaga yung pangangailangan ng taong bayan. Okay. Nakakausap mo ba yung mga NPA dati? Dati yung panahon na mayor ako. No, dahil hindi naman natin maiwasan, pagpupunta tayo sa isang barangay, naabutan natin sila, so nakikipag-usap, so kinakausap ko rin naman sila. Sabi nila, Mayor, kapag nangampanya daw kayo, kailan magbayad po na kayo dun sa lugar nila para makapasok kayo? Nangyari ba yan sa'yo? Totoo yan ang unang panahon. Nagbayad ka? Yeah, wala kayong magawa. Wala kang binayad po. Maliitan lang naman ako. Maliitan lang. So, anong negosyasyon? Kang, anong negosyasyon doon? Pwede ka namang tumawad. Ang negosisyon doon is open ka na pumasok at mangampanya sa mga lugar na kung saan napakalakas nila. And they will also campaign for you? No, not necessarily. Why? Una, marami dalawa sila, kasi yung... Marami sila politiko. Dalawa kasi yung pagpipilian mo. Okay. Yung tinatawag na permit to campaign na pwede kang magbayad, na pwede kang mangampanya. Pangalawa, bago bibigay ka ng mas malaki para tulungan ka nila. With all these things happening as mayor, you cannot just do something. Alam mo, nung una naman kasi, nung una naman kasi is sa munisipyo ko, walang sundalo. Oh. Ang meron lang kami is ang pulis lang. Iilan lang aming pulis. No? So kahit na yung aming pulis is takot rin umakyat sa mga malalayong barangay. Because they were... Dahil nandyan ang mga MPA. High-powered firearms sila. Yeah, high-powered firearms. Napakarami nila. Kukunti lang yung mga pulis. So, kumbaga, nasa sitwasyong wala kami pwedeng takbuhan. Of course, gumagawa kami ng report. No? Na kailangan namin ito, kailangan namin ang tulong, kailangan namin ang pusinsya ng dagdag na pulis, kailangan namin ang sundalo. Sa madalit salita, walang dumarating eh. So, wala kayong magagawa. So, kayo, survival din yung... Survival rin yung amin. Ginagawa niyo. Tulad ng panahon ng kampanya, kailangan ko mangampanya, kailangan ko pumasok sa teritoryo nila. So, napipilitan kaming magbigay. But deep inside, sinasabi sa sarili mo, this must come to an end. Yeah, of course. Kasi hindi ho maganda. Okay. Ang taong naghihirap, mas lalo nating pinahirapan. Mas lalo ba silang nahihirapan? Kasi una, yung tao nagbabayad ng buhay sa gobyerno. Okay. Meron pang another kabila na dapat nilang bayaran. Okay. O kaya contribution sa kailan samahan. So, ganun ho yung feeling ko. Na, alam mo, yung isang lugar kasi, pag magulo, nandyan ho yung kahirapan. Kaya naman nung umupo ako bilang governor, tinignan ko yung potential ng aking probinsya, Davao Oriental. One, at Davao Oriental is napakalaki ng potential in terms of tourism. Okay. Napakalaki ng potential sa agriculture development. Napakalawak ng aming karagatan. Within fact, ang aming Pacific Ocean is tinatawag na tuna highway. No? Ang problema, sino pupuntang turista? Sino mag-i-invest sa aking probinsya kung ang aking probinsya ay magulo? Okay. Kaya pinag-aralan ko saan ako dapat magsimula. But this is your second term, right? Yeah, nung first term ko. Okay. So nung naging congressman ka at ngayon ay naging governor ka, give us three incidents na medyo talagang matindi ang ginawang karahasan ng NPA at marami ang natako. Naapektuhan. Una, nung panahong Congress pa ako, ang isang problema namin, yung mga proyekto, farm to market road, kung ano-ano. Pag hindi nagbayad ang contractor, susunugin ang mga equipment. One, nadidelayed yung trabaho. Okay. Pangalawa, isimpre liliit yung kita ng contractor. So, saan nila babawiin? Substandard. Dadayain nila
ang trabaho. So, nasakripisyo ang taong bayan pa rin. Yan, Gob, ha? Yes, of course. Baka mamaya, alam naman ho natin. Oh. And even the Philippine Army, may mga reports tayo niya lahat. Okay, okay. Recorded ho yan. Mm-hmm, mm-hmm. So, in Davao Oriental, ang dami mga equipment na sinunog rin ng New People's Army. Okay. In fact, ang iba is na-file na ho sa court. Mm-hmm. Walang arrest? Walang... Of course, mayroon rin naman mga nahuli. Okay. So, yung iba na panahon na nag-surrender. Mm-hmm. So, parang normal na lang doon? Dahil sa may pending case sa korte. Okay. Okay. So, pag-surrender niya, kailangan siya i-commit sa court. Pangalawa. Pangalawang hindi mo malimutan na talagang naghasik yung NPA ng karahasan at nagulo kayo? Of course, yung threat na aatakin yung bayan mo. Mm-hmm. Yung munisipyo. May nangyari ba na naatake ba yung bayan mo? Of course, meron. Sa munisipyo nyo? Ay, hindi naman sa munisipyo namin. Sa mga ibang munisipyo ng Davao Oriental. Kagaya na? Yung Governor Hinoroso, inatake yung police station. Uh-huh. No? So, bago lang? Bago lang ho, noong 2016. Okay. Noong... actually, I think walang patay pero may sugatan. Inabduct nila yung chief of police ng Governor Hinoroso. Nakuha yung mga baril. Kinuha yung mga baril, pinagsisira yung mga equipment ng mga kapulisan. May mga sinunog. So, wala namang hong sinunog. Mm-hmm. Why did they do that? Yun nga ang hindi natin maintindihan. Ang just to... Para sa akin is sa... yung simpleng mensahe na malakas pa rin sila, nandiyan sila. So, at matakot yung taong bayan. Mm-hmm. Ano nakikita mo sa mga bayan na inatake? How would you describe the sufferings of your constituents then? Of course, number one, hihina ang negosyo. Okay. Una, walang papasok na negosyo. Mm-hmm. Dahil nandiyan yung takot. And you'll be blacklisted all over the country. Yeah, of course. Ma-advertise yung nangyari. Okay. Malalaman ng publiko. Okay. So, sino pang pupunta sa lugar mo? Okay. Mm. Sino pang mag-i-invest sa lugar mo? Iyan ba naramdaman mo nun? So, parang mahihiya ka sa lugar mo? Yes. Nahihiya at may halong takot rin. Uh-huh. No? And the worst thing is, yung mga anak ng mga taga-Davao Oriental. Mm-hmm. Pinag-aral mo sa Davao City. Mm-hmm. Pag nakagraduate yan, hindi na babalik yan sa probinsya. Yun ang pinaka-worst. Kasi, one, walang opportunity sa trabaho, mm-hmm. sa hanap buhay. Mm-hmm. So, of course, maghanap yan ang kanyang ikakabuhay. Mm-hmm. No? So, mas lalong pabagsak ng mabagsak mm-hmm. ang probinsya. Ang NPA ay kalat sa iba't ibang probinsya ng Pilipinas. Ilan sa mga ito ang Isabela, Iloilo, Leyte, Cotabato, Davao de Oro at maging ang lalawigan ng Davao Oriental. Nilagdaan ni Pangulong Duterte ang Executive Order 70 o ang Ending Local Communist Armed Conflict o ELCAC na layong wakasan na ang insurgency sa bansa. Sa ilalim ng kautusan, isang national task force ang binuo na siyang bubuo ng mekanismo para matapos na ang dekadekadang problema sa makakaliwang grupo. Sa pamamagitan ng whole nation approach, layo nito na ma-address ang ugat ng problema ng insurgency sa bansa. Kabilang na rin dito ang pagkakaroon ng maayos sa pagpapaabot ng mga serbisyo mula sa pamahalaan sa mga conflict-affected areas. Ang task force na ito ay direktang nasa ilalim ng Office of the President. Ang mismong Pangulo ang magsisilbing chairman habang ang National Security Advisor ang siyang vice chair. Provincial Government ng Davao Oriental ay agad na pinag-aralan ang issue ng peace and order. Governor, paano na bago ang panahon na tila ngayon ay iba na ang mukha ng ating mga constituents pagdating sa peace and order? Una ho, nung tulad na sinabi ko, nung nanalo ako bilang gobernador, pinag-aralan ko yung potential ng aking probinsya. Pinag-aralan ko ano ang iba-ibang problema. Hmm. So nakita ko na kailangan unahin ko i-address yung issue ng peace and order. Hmm. So kinausap ko ang Philippine Army, kinausap ko ang mga pulis, at kinausap ko rin yung aking mga kasamahan na mga lokal na opisyal mm-hmm. na ito yung mangyayari
kapag nagkaisa tayo at nagtulungan tayo, ito rin naman ang mangyayari pag wala tayong gagawin. So this is an opportunity na binigyan tayo ng pagkakataon na mag-serve sa ating mga kababayan. So gawin na natin, huwag na natin pagbukas. Pero napakahirap nun, Go, ha? Kasi pag kalabanin mo yung ideology ng NPA, it should be rooted doon sa, like for example, illiteracy, kasi parang nabanggit ng iba, eh, may mga tribo kayo doon na nakumbinsi talaga, no? Yung mga nasa bukit, ay yung edukasyon doon, ay may halong talagang briefing na doon at brainwashing. Totoo ba yan? Totoo yan. Uh-huh. No, napakahirap labanan, napakahirap gawin, pero kailangan namin magtrabaho. Kailangan namin gawin para sa kinabukasan ng aming taong bayan, ng aking mga kaprobinsya. Yung tunong, yung problema dun sa mga katribo nyo na sila ay na-impluensyahan at nadidiktahan, pakikwento sa amin, lalo kahirap na. Tulad nga ng sinabi ko, kaya napakadali nilang kumbinsihin dahil sa kawalan ng presensya at serbisyo ng ating gobyerno. Saan yan, Mandaco? Of course, yung mga nasa bundok, tapat. Like, mga munisipyo na? Halos lahat ng munisipyo na may bundok, na may, alam mo naman yung Davao Oriental, talagang malaki yung area namin na kabundukan. Mount Hadimita? Yeah. Oh. Oh. So, one way na pwede nating i-improve yung peace and order is ipakita natin yung serbisyo at presensya ng gobyerno sa mga pinakamalayong uliblib na lugar ng probinsya. Kaya naman, nag-develop ako ng programa na nagkakaisang lingkod bayan ng Davao Oriental. So, kinausap ko ang lahat ng mga lokal na opisyal, lahat ng departamento ng lokal, including kasama ang DepEd, including all national agencies. Okay. Ang sabi ko sa kanila, tayo naman ay may kanya-kanyang programa. Tayo naman ay may kanya-kanyang pundo. Ang kaibahan lamang, sabi ko ngayon, yung taong bayan ang bumababa at humihingi at lumalapit sa atin. Why not magkaisa tayo? Baguhin natin yung pamamaraan ng pagserbisyo. Because, sinasabi nyo nga, hinihinder ng problema sa peace and order, lahat ng implementation ng mga projects ninyo. Yeah. Uh-huh. So, nagkasundo kami. Okay. So, nangyari nga yung nagkakaisang lingkod bayan ng Davao Oriental. So, pinupuntahan namin yung, especially yung mga barangay na conflict affected area. Mga pinakamalayo, yun ang binibigyan namin ng unang serbisyo. Anong klaseng serbisyo? Lahat ho ng klaseng available na services. Like? For instance, libreng gamot. Okay. Libreng check-up sa mata. Libreng digestive. Libreng bunot ng ngipin. Okay. No? Yung mga matatanda, pag medyo mahina na ang mata, libre yung salamin. No? So, hindi sila nakakapunta sa ospital, no? Hindi. Kasi wala sila pamasahe. Walang pamasahe. At sa hirap ng daan. Okay. No? Sa layo. So, maliban sa health? Sa agriculture naman. Okay. No? Tinuturuan nyo? Dala-dala namin yung ibang mga seedlings, planting materials, fertilizer, kung ano-ano. No? Ina-identify namin sino yung recipient at binibigay na namin. But how often did you do that? Baka mamaya, pag tuwing kampanya lang, may nangyayari yan. It's a regular program po namin. Okay. It's already an institutionalized program. In 1 month, pinakababa namin is 4 na barangay. Okay. Okay. Pinakamataas namin is 8 barangay ang pinupunta. Talaga ikaw nag-ikot-ikot? Talagang sinasamahan ko. Meron nga instance na inattack, nagkaroon ng encounter doon sa isang barangay. Ngayon, kinabukasan, schedule namin ang servisyo karaman. Pero hindi mo kinansel? Ang daming nakiusap na i-cancel natin, natakot. Ang sagot ko, simple. Servisyo naman ang dala natin. Hindi naman baril at bala. Okay. Ituloy natin ito. Dahil pag hindi natin tinuloy, ibig sabihin, takot tayo sa kaila. So, tinuloy ho namin. Naging successful yung aming karaban. Okay. No? Kinausap mo yung mga nagbabarilan?
Ay, hindi naman. Pero of course, sa programa namin, of course, may panahon na binibigyan ako na kailangan ko magsalita. Okay. Ini-emphasize ko na sa taong bayan na kailangan nating magkaisa, kailangan nating magkaroon ng katahimikan at mapayapang pamumuhay sa probinsya. May naganap bago pa. Kasi ako, okay yun na kausap mo yung mga tao doon, but I don't believe na wala kang pagkakataon na nakausap mo yung mga commander doon. Nakausap mo yung mga miyembro nila. Because gusto mo nga iparating sa kanila. So nakausap mo yung mga tao, why not directly talk to them? Of course, yung iba ho, nakausap ko dahil sa akin sumusurrender. Okay. Sa akin sumusurrender. No? So, after ng pag-surrender sa akin, tinuturo ko meron sa Philippine Army. So, may programa naman tayo. Actually, pinakauna sa buong Pilipinas yung tinatawag naming Happy House. Okay. Nasa Davao Oriental yan. Okay. So, nandun na tayo. Nagkaroon ka ng nagkakaisang lingkod bayan ng Davao Oriental. You went. You did an outreach program sa lahat ng mga barangay. What else? We understand that there's this 22 billion pesos na inaprubahan ng na project yata para sa mga programa mo, para sa pangkapayapaan. Tell us something about this. Actually, hindi naman mo inaprubahan. Okay. No, pinagawa kami ng pina-identify sa amin yung mga complex affected barangays. Okay. At magkaroon kami ng lead assessment. No, ano yung kailangan ng taong bayan, ano yung kailangan ng barangay nila. Tulad ng sinabi ko, since meron kaming programa na nagkakaisa ng lingkod bayan, part sa aming programa is alamin yung problema ng taong bayan. Kinoconsolidate ho namin yung impormasyon sa bawat barangay. So, anong mga problema? Dino-document namin, like for instance, farm to market road, water system, livelihood programs. Basic talaga. So, mga basic talaga. Eskwelahan. So, walang teacher. Mga ganun. Walang midwife. Yeah. So, kinoconsolidate namin yan. Kaya naman nung sinabihan kami na kailangan namin mag-workshop, alamin ano ang problema ng mga barangay, hindi na kami nahirapan dahil meron na kaming dokumento. Hawak na namin yung dokumento. So, this 22 billion is still a proposal, not yet approved. Ito yung bumubuo dun sa mga projects na sinasabi. Yeah, yan po. For all the municipalities in Davao Oriental. No, yung priority barangays lang po yan. Sa 22 billion? Sa 22 billion. Ganun kalaki? Yun ho yung priority barangays na identified by Philippine Army. But you are talking about the still not approved proposal. But why are there already results na sinasabi nyo may nagsusurrender at may mga pagbabago na ngayon nangyayari? Tell us, bakit nagkaganon? Ano ba ang nagawa na ng pamahalaan? Una ho is, ang kabaguhan is nakikita nila yung servisyo ng ating gobyerno. Okay. So, nung una, hirap na hirap yung kailandaan, napakayos so, natin. Ang talaga, no? Ang dami talaga nagawa na nakapagbigay tayo ng mga iba-ibang proyekto, water system, eskwelahan, livelihood, no? Kasi ginagamit na nga natin yung mga national agencies. Wala pa ho yung Executive Order 070 ni Presidente Rodrigo Duterte. Nandiyan ho kami. So, on your level? Nandiyan ho yung convergence namin between the national government as well as the local. So, nagkaisa na ho kami sa probinsya ng Davao Oriental. Kahirapan at kakulangan ng ayuda sa pamahalaan ang ilan sa mga itinuturong dahilan kung bakit may mga sumasali sa armadong grupo tulad ng New People's Army o NPA. Base sa pinakahuling data ng Philippine Statistics Authority, ang poverty incidence ng mga pamilya sa Davao Region ay tinatayang umaabot sa 13.7% o isa sa bawat limang pamilya ang mahirap. Ito ay mas mababa sa mga naitalang poverty incidence noong 2015 na 18% at 2012 na 25%. Noong 2015, ang lalawigan ng Davao Oriental ay may 22,889 na
annual per capita poverty threshold, habang noong taong 2018 ay tumaas ito sa 26,299. Bukod dito, hanggang sa ngayon ay may ilang lugar pa ding nakakaranas ng pag-atake ng NPA tulad ng pagsusunog ng mga equipment ng mga establishmento at sa pilitang paghingi ng revolutionary tax mula sa mga ito. Isa ang lokal na pamahalaan ng Davao Oriental na ginawang prioridad ang paglaban sa insurgency sa kanilang lugar upang makamit ang inaasam na kaayusan. Sir, gaano ba kalakas pa ang pwersa ng NPA sa pananaw ninyo at sa nakikita nyo? At papayag ba kayo na kayo'y magkaroon na lamang ng localized peace talks para may pagpatuloy itong pagsusurrender nila? Okay, kung pag-usapan ho natin by percentage sa probinsya ko mismo, okay, probinsya ng Davao Oriental, 2016 to present, nasa mga 10% na lang ho sila. 10% na lang? Yeah. Ah, 90% wala na? Wala na ho. Okay. Una, meron namang number. Okay. Na hawak ang Philippine Army as well as the PNP. Mm-hmm. Number one, nakukuha natin yung data doon sa mga nagsusurrender. Okay. No, ilan na lang sila, gano'n na lamang ang firepower nila. Mm-hmm. No? The reason behind naman na nagsusurrender sila. Okay. Dahil tulad sinabi ko, malaki na ang kaibahan ng servisyo ng gobyerno noon at ngayon. Okay. No? One is ang mga barangay officials na mismo ang nangangampanya para sa kapayapaan. Okay. So, kilala naman ng mga barangay officials yung pamilya ng mga sumapi sa New People's Army. Okay, okay. So, alam mo yung pinakamabdaling kampanya na mapasurrender natin. Okay. Yung family approach. Okay. Kausapin natin yung pamilya para kausapin nila yung anak nila. Kinausap kapatid nila. Bakit inangot ng mga sumapi? No, hindi ho. Actually, kinakausap namin. Okay. Maganda ho yung approach. Kaya naman ako isa, pabura ko sa localized approach. Okay. Number one, kami ang nakakilala. Oo. Kami ang nakakaalam. Baka nga may kamag-anak pa kayo dun ko. Wala naman. Wala naman. So, kaya pabor na pabor ako dyan. Okay. Sa localized pisto. Okay. Dahil, una, ang kakausapin namin, constituent namin. Okay. Okay. So, mas madali namin silang makumbinsi. Mas madali namin silang kausapin dahil alam namin yung problema nila. Hmm. Pangalawa ko, reason, bakit umina na? Una is tulad ng sinabi ko, pagod na ba sila? Pagod na si Commander? Masigasig rin ang kilos ng ating mga kasundaluhan at ating mga kapulisan. Masigasig? Operate ng operate? Ganon ho. Uh-huh. Then, this is the right time kasi na nagkaroon tayo ng presidente na talagang desididong tapusin yung kaguluhan. So, doon pumasok yung factor ng modernong armed forces, marami ng pwersa, at masigasig na commander-in-chief. Yeah, totoo yan. At saka, ang isang napakagandang nangyari, yung reforma ng PNP at saka mga sundalo natin. Okay. Noong unang panahon, pag nag-ooperate ang mga sundalo at pulis, takot ang mga sibilyan. Dahil? Dahil pati sila binubugbog, inaabuso. Kahit walang kasalanan. Dahil nagsusuporta sa New People's Army. Okay. Pero yung kaibahan ngayon, yung approach ng PNP as well as the Philippine Army, community development. Pupunta sa mga lugar, hindi lang purely operation, tumutulong sa community. Kinakaibigan yung taong bayan. May kasabihan nga tayo, winning the heart and minds of the masses. Okay, okay. Yun ang labanan sa insurgency. Okay. Kaya naman yun ang magandang approach na nakita ko at naging malaking kaibahan. Okay. So, military intensification of their operations, number two, number three? Yun nga ang sinabi ko. Number three is of course, nagkaroon tayo ng presidente na talagang disididong tapos. And number four, yung ginawa niyong mga pag-uusap. Yung mga ginagawa ko na because to date sa balaan po ng army they have 14 NPA killed, 988 NPA surrendered in 2018 sa sakop po ito ng 10ID, 10th Infantry Division, wherein kayo ang pinaka bulk noon, no? Davao Oriental kasali doon.
186 firearms recovered, 221 na surrender, nung sumurrender, binalik yung mga barel, no? Because of this, natatanaw kasi namin, Go, na maganda yung pamamaraan nyo. And we've heard about this happy homes na binabanggit, at yung LCAP, at yung mga firearm remuneration, yeah, at meron silang mga livelihood programs. Tell us about all these programs na naka-benefit na sa ating mga former rebels. Actually, una ho, no, tulad ng sinabi ko, kinukumbinsi natin yung mga new people's army na sumurrender. Huwag sila dapat matakot. Dahil, how do you convince them? You send emissaries? Yung mga kamag-anak ko nila. Okay. Kinakausap natin, kinakausap ng mga kasama nating local government officials. Anong sinasabi niyo? So, alam mo yung iba dahil sa hirap sa bundok. Okay. Sa isang araw, mabuti na makakain sila isang business, lalo na pag may operation, walang tulog, lakad ng lakad. So, ang karamihan gustong sumurrender. Okay. Ang problema, tinatakot sila. Okay. Ang sabi, pag sumurrender ka, papatayin ka ng sundalo, papatayin ka ng pulis. Which, ganyan din ang nangyari sa iba? Hindi dito sa amin, no? Hindi nangyari yan. So, ang ginagawa naman namin, yung pamilya mismo, ang kinakausap namin, ginagarantiya namin na walang mangyayari. Sinasabi namin, pag nag-surrender ka, meron kaming happy home or happy house kung saan ilalagay. Libre ho lahat. Libre sila? Libre ho. Sa kanila na yung bahay? Hindi ho. Libre tira? Tirahan din. Okay. Temporarily. So, kasi kailangan mong i-adjust sila. It's adjustment period. Gaano katagal? 3 months, 4 months, ganun. Para i-retrain sila, yeah, ganun. Ibalik sa sosyetan. Yeah. Kasi baka so, mga war freak pa doon. Yeah, totoo yan. Okay. So, libre ho lahat dyan. So, kuryente, tubig, pati lahat. Pati pagkain, damit nila, lahat. Oo. Uh-huh. Yung iba nga, nag-aasawa, kami pa nagpag-gumagastos para sa kasal nila. Oh, grabe. So, gusto nilang mag-aral, mag-aral sa ALS, tinutulungan namin. Gusto nila matuto ng livelihood program, maging welder, maging mekaniko, maging electrician, pinapasok namin sa programa na tester. So, but what about those rebels ko na may record talaga? Itong pumatay ng ambush nito, may record siya doon, no? sa korte. So would you still entertain them? O, paano yung proseso ng justisya? Of course, tinutulungan natin sila. Number one, ina-assist natin. Kakalimutan na lang ba yung ginawa nila? Hindi ho pwede. Pero, okay. Meron naman tayong power lawyers. Okay. So, binibigyan natin sila ng apugado dahil kailang karapatan naman yun. So, hindi kalimutan? So, hindi pwedeng kalimutan yung creaming ginawa nila. Okay. So, ganun ho yung programa natin. No? So, bago natin sila bitawan, meron tayong binibigay na mga kunting livelihood assistance. Okay, no? Like? For instance, pag nag-surrender ka, nag-qualify ka, totoo talaga na MPA ka, nagbibigay kami sa pamilya ng 15,000. No? Para habang nasa loob ng happy house or happy home, yung pamilya nila, yung MPA, may panggastos yung pamilya. Ilang pamilya ang nasa happy house mo na sinasabi? Paano sila magkaroon ng privacy doon kung lahat ng rebels yan? Parang evacuation center? No. Yung happy house namin, ang na-enroll lang doon is yung member ng New People's Army na nag-surrender. Ibig sabihin yung pamilya na naiwan, bibigyan namin ng 15,000 para sa pagkain at ibang pangailangan. Pag natapos mo yung programa, lalabas ka na sa happy house or happy home, another 50,000 para tulong namin para pagsimula. No? E kung graduate ka ng welding, welder, bibigyan ka ng welding machine para magamit mo. So, ihatid ka kung saan lugar ka, then subject ka for monitoring ng aming mga social workers. May mga na naging successful na ba tungkol dyan? Yeah, marami na. Okay. Marami na bagong buhay na group. Marami nang nakabili ng lupa. Okay. Marami nang nagkaroon ng sariling negosyo. Dati, doon sila sa bundok. Dahil una, pag nag-surrender ka, may dala kang armas, babayaran ka ng gobyerno. Meron ho kaming mga nag-surrender bago lang.
Kahit yung armas, hindi na pumuputok. Hindi naman ho. Tine-check rin niya ng ating mga kasundaluhan. So, almost 500,000 natanggap ng isang MPA. Ganun kalaki? Yeah. So, marami yung baril na dinala eh. So, baka naman hindi MPA yun, Gom. No, hindi ho. MPA talaga. Kasi siyempre, binavalidate natin yan. How do you validate? Number one, meron namang mga dating kasamahan sila na naunang nag-surrender. So, pag nag-surrender ka na admit ka sa Happy House, hindi namin kinukuha yung cellphone nila. Okay. Ay, nahayaan namin mag-contact sa mga dating kasamahan. Okay. Para malaman nila na buhay yung nag-surrender, maganda yung kanyang kalagayan. Para inggitin sila. Yeah. So, para makumbinsi rin yung iba na mag-surrender. Nakumbinsi ba? Of course, dahil sa marami na rin yung nag-surrender. Hanggang ngayon? Yeah. Anong tumatawag sa'yo? Marami yun. Gano'ng kadami ko? Actually, tulad ng sinabi ko, kung 100% noong 2016, ngayon nasa mga 10% na lang ako sila. Okay. Yeah. Kasi even during the program namin ng servisyo karaman, nagkakaisang lingkod bayan, ako mismo nang kumbinsi. Ina-announce ko yung programa. Na huwag kayong matakot. Lumapit kayo sa akin pag gusto niyo mag-surrender. Ito yung programa ng gobyerno. Igagarantiya ko sa inyo na walang mangyayari sa inyo. So, ganun yung approach namin. So, sinasabi ko lang naman na hindi solusyon ang patayan para maging peaceful tayo. Mag-usap tayo. No? Kasi alam mo, para sa akin, yung military operation, hindi ho yung solusyon. Okay. Pag pinatay mo yung isang MPA, yung buong pamilya niyan, kalaban ng gobyerno. And do you have the same mindset with the military? Sa ngayon ho is nagkasundo ho kami. Na? Na tama yung prinsipyo. Na hindi sila mag-operate? Hindi solusyon yung patayin mo yung MPA. Okay. Of course, hindi pwede na hindi. Kasi Pilipino din sila. Hindi pwede hindi mag-operate yung military. Dahil, for instance, may presence dyan yung MPA. Eh, paano kung sinusunog nila? Pinapatay mga polis? Gumawa ng aksyon. So, kailangan mag-operate yung mga sundalo. Abulin din. Pero, sang-ayon naman yung mga kasundaluhan na hindi solusyon na patayin yung mga MPA. Dahil alam nila, hindi matatapos ang gulo. Hindi solusyon ang baril at bala. Go. Sa ngayon, sa nangyayari sa buong bansa, no? Na talagang nakatuon dito sa sinasabi mong paggalaw para mapababa ang problema sa insurgency. And you know that insurgency is weakening right now. Ano ang pananaw mo sa direksyon ng militar? Actually, kung titingnan natin dito sa bagong programa ng EO-70, ang nag-lead na ho sa kampanya sa peace and order is not a military anymore. Okay. It's not the PNP, but the local chief executive. Okay. The local official. And supporting role lang sila sa'yo. Supporting role lang ho ang Philippine Army as well as the PNP. Okay. No? So, napakagandang tingnan na kung noong una, kanya-kanya. Problema ng insurgency, bahala kayong Philippine Army, bahala kayong mga kapulisan. Pero sa totoo lang, tama ho itong direction ngayon. Na problema ho ito ng mga lokal na opisyal. Yung Philippine Army, mga pulis dyan, temporary lang ho yan. Pero kami taga dyan. Of course, gusto namin maging tahimik, maging mapayapa at maunlad yung aming lugar. Kaya dapat naman na magsigasing kami, magkaisa kami, na ang kinin yung totoong katahimikan at totoong pagunlad ng aming probinsya ng Davao Oriental. Hindi mo may kakali na meron pa din na naiiwan sa bundok at na nakipaglaban. Ano ang gusto mong sabihin sa kanila ngayon? Of course, una ho, ang mensahe ko sa ating mga kapatid na membro ng New People's Army. Pareho tayong Pilipino. Hindi solusyon magpatayan tayo. Pag-usap tayo, ayusin natin kung paano umunlad ang ating minamahal na Pilipinas. Hindi solusyon ang revolusyonaryo sa mga problema. Kumbaga, umupo tayo, pag-usapan natin, may gobyerno tayo,
na gustong tumulong at alamin at ibigay ano ang pwedeng ibigay sa atin. And with what's happening right now, developments about what you're doing, yung efforts nyo para magkaroon ng kapayapaan, do you think that nagsisimula na ang bukang liwayway? Kung ako ho ang tatanungin nyo, napakaliwanag na matatapos natin itong problema ng insurgency. Alam mo, ang simpleng sagot ko, good governance. Ang solusyon dito sa problema ng insurgency sa buong Pilipinas. Kung titingnan natin, for instance, in Davao region alone, no? Nagkaisa ang mga local officials na dapat tapusin na natin ang problema ng insurgency dito sa Davao region. No? Nagpapasalamat rin ako bilang regional chairman ng peace order dito sa Davao region na sumasang-ayon ang aking mga kasamahan na local official na tapusin at maging mapayapa ang buong riyon at maging masagana ang pamumuhay ng aming mga kapatid dito sa riyon, Ponce. Governor Dengrang, maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak. Sana po ay tuluyan ang magkaroon ng kapayapaan at kaunlaran ang Davao Oriental at ang buong bansa. Sa inyo pong pinakita at naging inspirasyon po kayo ng lahat ng mga LGUs dito sa bansang Pilipinas. Maraming salamat po. Thank you very much, Governor. Walang overnight na solusyon para matapos na ang problema ng insurgency sa bansa. Malalim ang ugat ng problema at kahit dekadekada na ang lumipas, may mga nananatiling pwersa pa din ang mga makakaliwang grupo. Patuloy pa rin ang ilang kaso ng mga pag-atake at mga inkwentro ng mga ito sa pwersa ng pamahalaan. Ang importante, may ginagawang solusyon ang pamahalaan upang maaksyunan ang problema ng insurgency. Mahalagang tuloy-tuloy ang pagpapaabot ng serbisyo ng pamahalaan sa mga malalayong lugar upang maramdaman nila na may gobyernong handang kumalinga sa kanila. UNLAD Pilipinas.